tayo'y dinanakita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Ano ka ba naman, anak? Umagang umaga eh, cellphone na naman ang hawak mo. Nay, libangan ko lang naman to eh. Libangan mo ga? Pero napapabayaan mo na ang pag-aaral mo. Nagbasa ka na ba ng lessons mo? Nagawa mo na ba ang mga assignments mo? Eh, yung sinasabi mong project mo, tapos na ba? Hindi naman eh. Pagpahingin nyo naman ako. Anak, kaya nga, bitawan mo na yung cellphone mo para makatulog ka. Eh, ngayong araw ng Sabado ka lang makakapagpahinga eh, cellphone pa yung inaatupag po. Eh, paano ka makakapagpahinga niyan? Hindi naman eh. Malaki na ako eh. Hindi na ako yung batang paslit na lagi na lamang ninyong pinapatulog paghapon. Eh, kini-question mo bang pag-aalaga ko sa'yo? Bakit? Kung pinabayaan ba kita noong maglaro-laro ka eh, makakatulog ka ng hapon? Oh, walang malusog mong pangangatawan kung pinabayaan kita noon. Ayun na naman kayo, lagi na lamang ninyong sinusumbat yung matagal na panahon eh. Tapos hindi na ko yun, sinusumbat, anak. Gusto ko lamang ipaalala sa'yo na nakabuti sa katawan mo ang pagtulog mo tuwing hapon noong bata ka pa. Inuun yun, Inay. Bata pa ako. Eh ngayon, matanda na ako. Hindi na ako kailangan matulog pa ng hapon. High blood niya pa niyan eh. Gagawin ninyo eh. Paano kang hindi maha-high blood? Eh kung Sabado ka lang naman matutulog ng hapon. Isa pa, wala ka naman sa edad para makasama sa'yo ang pagtulog mo ng hapon. Kaya nga, sige na, bitawan mo na yung cellphone mo at matulog ka na. Pare! Oh, Melvin! Himala! Pare, dito ka ngayon ah. Naligaw ka yata. Eh, paano hindi ko maiisip na punta dito eh. Maiinis ko kayo na eh. Masyado naman kasing OA. Bilib nga ako sa nanay mo eh. Masipag-sibag magbunganga. Nagbubunganga na nga siya sa loob ng classroom eh. Pagdating ng bahay, binubungangan ka rin. Oo nga eh. Wala lang bakang bibig eh. Mag-aral ka mabuti anak. Para magandang kinabukasan mo. Yun lang yung sinasabi. Memoryado mo na pala ang litanya ng nanay mo. Sinabi mo pa, araw-araw ko namang naririnig yun eh. Eh di talagang makakabisado ko yun. Melvin! Pare, si Lorna. Oy, Lorna! Ikaw pala. Bakit? Oh, anong bakit? Ako ang dapat magtanong sa iyo. Bakit ka pa naririto eh? Hindi ba dapat ay nakauwi ka na sa ngayon? Ha? O pare, bukod pala sa nanay mo eh, mag-isa ka pa rin nanay. Mabuti pa, umuwi ka na Melvin. Gusto ko na yatang pauwiin ng isa mo pang nanay. Pwede ba Lorna? Huwag kang umastang parang nanay ko. Kaya nga ako narin dito sa parkada eh. Dahil niuwasan ko ang bunga nga ng inay ko. Tapos ito ka rin ang gusto mo yatang palitan ng nanay ko saka bubunga nga sa akin. Umuwi ka na nga! Mag-aalas 7 na ng gabi. Pero wala pa rin si Melvin. Nasaan kaya ang batang yun? Hindi siya inaabot ng ganitong oras ng pag-uwi. Wala rin siyang text sa akin. Teka nga, pupuntahan ko si Lorna kung nakauwi na siya sa bahay. Klase niya yun eh. Kung wala pa si Lorna sa bahay niya,
Jack na nasa eskwelahan pa rin si Melvin. Ikaw lang ang tanging mahal ko sa buong buhay kong ito. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang. Lorna! Tao po! Tao po! Ah, po! Nandyan na po! Kayo pala, Madam Marcella. Magandang gabi po. Ay, batang ito. Lagi na lamang akong tinatawag ng Madam Ben. Di naman kita naging estudyante doon. Eh, hindi ko man kayo naging guro noon. Pero hindi may tatangging guro kayo. Kaya dapat lang, natatawagin ko rin kayong Madam. Kahit na hindi ninyo ako naging estudyante noon. Ay, naku, nakalimutan ko tuloy. Pumasok muna kayo, tuloy po kayo. Ay, naku, huwag na. At kaya lamang ako na parito, ay para tanungin sana sa'yo kung naka-uwi ka na. Ho? Eh, ang ibig mong sabihin eh, hindi ba't magkaklase kayo ni Melvin? Eh, nabanggit niya kasi sa akin na magkaklase raw kayo ulit ngayon. Ay, oho. Magkaklase nga kami ni Melvin sa isa kong subject. Eh, yun nga ang nabanggit niya sa akin eh. At kaya ako na parito para malaman ko kung naririto na rin siya. Eh, Madam, nakita ko nga ho siya at niyayaya ko na pong siya umuwi nang madaanan ko siya. Eh, nadaanan mo siya, kamo? Oho. Kasama po niya ang mga kaibigan niya eh. Eh, saan mo ba siya nakita? At susunduin ko siya. Gumagabi na pala, pare. Uwi na ako. Mamaya ka na umuwi dahil magsisidating yan ng iba ko pang kaibigan. Ipapakilala kita sa kanya para maging kaibigan mo na rin sila. Sarap yata ng maraming kaibigan. Masaya pa, lalo na kung mga girls tayong kasama. Ha? Eh, ang ibig mong sabihin, pare, hindi lang ito mga barkada mo? Oo naman. Marami akong barkada, pare. Sabi nga, the more the merrier. O, di ba mga Pards? Alam mo, Melvin, ibang klaseng sayang mararamdaman mo kung mga barkada ko ang kasama mo. Malaya mong magagawa ang gusto mo nang wala kang inaalalang magsesermon sa'yo. O, di ba mga pare? Oo! Karamuya, mamaya pa! Sabi ko sa'yo eh. Pero mga pare, si Ma'am Bersona itong paparating. Oo, paparating na siya, oh. Pare. Si Ma'am Bersola nga, ang inay mo. Mapalapit siya tatin. Oo nga, ang inay nga. Ah, Melvin! Inay, ano naman ang ginagawa ninyo rito? Bakit kayo nagpunta dito? Eh, anong ginagawa ko dito? Eh, ikaw, anong ginagawa mo dito? Hindi ba dapat eh, nasa bahay ka na ngayon? Inay naman eh, huwag naman muna kayo magmanel mo dito. Huwag niyo kong pahiya sa mga kaibigan ko. At kayo naman, magsiuwi na kayo ha. Dahil gabing-gabi na, hinahanap na kayo ng mga magulang ninyo. At ikaw, Melvin, halika na. Umuwi na tayo. Ano naman kayo, inay? Pinahiya niyo ako sa mga kaibigan ko. Anong pinahiya? Pinauwi lang naman kita. Anong oras na ba? Mag-aalas 11 na, nasa labas pa rin kayo. Eh, ano naman, no? Ang masama dun. Kung nasa labas pa kami, wala naman ginagawang masama, inay. Sa ngayon, wala ka pang ginagawang masama. Eh, sa mga susunod na araw. Oh, mag-iinuman na kayo.
at posibleng maghihit-hit na kayo ng marihuana. Napaka-advance naman ng utak ninyo, Nay. Iniingatan ko lamang ang buhay mo, anak, para hindi ka mapariwara. Hindi ka tulad ng iba riyan, napapabayaan ng mamagulang. Nay, may sarili akong isip. Huwag niyo akong pakialaman. Ano? Huwag kitang pakikialaman? Para ano? Para maligaw ka ng landas? Ganon ba? Eh, bakit kasi ayaw niyo kong hayaang magkipagkatuan sa mga kaibigan ko eh? Hindi na ako bata, inay. At tama ba yung ginagawa mo? Sinasayang mo ang oras mo sa mga kaibigan mo na dapat sana ay ginagamit mo ang oras mo para mag-aral ng lesson mo. Pare, napadaan ka. Eh, hihingi sana ako ng pamanhin sa inyo sa ginawa ng inahin ko kahapon. Nahiya tuloy ako sa inyo. Okay lang yan, pare. Pero sa susunod, huwag mo nang papuntin ang inahin mo dito sa bahay. Akong kinakantsyawan ng iba nating mga kaibigan eh. Eh, paano ba kasi inalaman ng nanay mo itong bahay namin? At bakit kanya nasundan dito? Hindi ko nga linaram, pare, kung paano niya nalaman eh. Napunta sa bahay ninyo. Eh, di ko nang sinasabi sa kanya kung saan ako pumupunta. Kaya lang, baka may nakapagsabi sa kanya na narito ako ng araw na yun. Sino kayang posibleng nagsabi sa kanya? Hindi ako sigurado, pero malamang si Lorna. Kasi di ba, nakita niya ako dito. Niyaya pang umuwi? Oo nga, no? Teka, pare. Nobya mo na ba si Lorna? Ha? Hindi, ah. Bakit mo naman nasabing nobya ko si Lorna? Eh, may nahahalata kasi ako sa mga kinikilos ni Lorna, eh. Na, ano? Para kasing kakaibang kinikilos niya. Kakaibang kinikilos ni Lorna? Teka, anong ibig mo sabihin, pare? Pare, ano ka ba? Hindi mo ba nahalata? Ang mga titig sa'yo ni Lorna, parang may gusto siya sa'yo. Eh, teka nga, hindi mo ba siya nililigawan? Wala ba kayong relasyon ni Lorna? Pare, kaibigan ko lang si Lorna. Oh, magkaibigan lang kami ni Lorna. Mula kasi elementary hanggang high school, eh, magkaklase na kami. Magkakabit-bahay lang kasi kami. Nito ng kulihan tayo. Magkaklase pa rin kami sa iba ko pang mga subjects. Dahil nga, isa pa rin ang school ang pinapasukan namin. Kaya, malapit din ako sa kanya. Sige na naman, oh. Pakita naman ang sagot. Sa assignments natin, hindi ko alam, eh. Ayoko nga. Sige na. Sige naman, oo. Eh, may incomplete ang grades ko nito. Kung hindi ako makapagsasubmit ng assignment ko. Sige na. Yan talaga ang mangyayari. Dahil hindi ka pumapasok sa klase natin. Eh, dalawang beses lang naman akong hindi pumasok sa klase natin, ah. Dalawang beses nga. Dahil dalawang beses lang naman ang meeting natin sa isang linggo. Titis lang naman ang klase natin, pero nag-a-absent ka pa rin. Ito naman, minsan lang naman kasing hihingi ng pabor tao eh. Para mawala tayong pinagsamahan yan. Ayan! Diyan ka magaling. Ang konsensyahin ako. Kung bakit kasi inuuna pa yatang barkada mo kaysa pagpasok mo sa klase natin. Hindi ko kasi naiintindihan ang lessons natin eh. Kaya, paano ko magagawa yan? Talagang hindi mo maiintindihan ang lesson natin
dahil natutulog ka sa loob ng classroom. At kung gising ka naman, eh hindi ka nakikinig sa pag-i-explain ni Prof. Ito naman. Binakopya mo kasi ako sa sa'yo. Kaya sasend mo na muna ako. Sige na. Isa pa. Matapos na tayo. Hindi naman natin ipapas next meeting eh. Kundi next week pa. Kaya may panahon ka para pag-aralan mo ang lesson natin. At nang sa ganun, ay magawa mo ng assignment natin. Tinatamad kasi ako na mag-aral sa gabi dahil inaandok na ako. O ganun. Tinatamad ka na mag-aral. Pwes, pasensya ka. Pero hindi kita mapapakopya ng assignment natin. Bahala ka sa buhay mo. Ano? Hindi mo pinakopya ng assignment natin si Melvin? Hindi. Bakit? Naku, siguradong zero ang makukuha niyang score. Di ka ba naawa dun sa tao? Naawa ako sa kanya. Kaya kung hindi siya pinakopya ng assignments natin eh. Ano? Eh, ano ba namang katwiran niyan? Naawa ako dun sa tao. Dahil walang naipapas na assignment. Pero hindi mo naman pinakopya. Para magtanda siya. At sa susunod, ibibigyan niya ng prioridad ang pag-aaral niya at hindi laging pakikipagbarkada ang inatupag niya. Isa pa, may isang araw pa naman niyang gagawin ang assignment niya eh. Masyado alas dos na ng hapon eh. Ang bigat itong pinamili ko sa palengke. Yeah. Nasa bahay na kaya ngayon si Melvin. Sabado ngayon, wala siyang pasok sa eskwela. Sana eh nakapagluto na siya. Para kakain na lamang kami. Madam Marcela! Ah, Lorna! Ikaw pala! Magandang hapon po, Madam. Ay, magandang hapon naman sa'yo, iha. Saan po ba kayo galing? At ang bigat-bigat yata yung dinadala ninyo. Eh, galing ako sa bahay ng isa kong estudyante. Eh, nakiusap kasi sa akin yung ina na itutor ko yung kanyang anak. Eh, tinanggap ko na para may pandagdag sa kita ko. Alam mo naman na mag-isa lamang akong bumubuhay at ang nagpapaaral kay Melvin. Oo nga po eh. Mapalad nga po si Melvin. At nagkaroon siya ng ina na katulad ninyo. Ah, sandali po. At tutulungan ko na lamang kayo dyan sa dinadala ninyo. Ah, akin na po lamang yung mga iba. Ako na lang po ang magbibit-bit sa dala ninyo. Nakita mo ba si Melvin? Oo, nakita ko siya. Nadaanan ko siya dun sa waiting shed. Kasamang mabarkada niya. Nagawa na kaya niya ang assignment niya? Uy, concern siya. He? Tumigil ka nga dyan? Sige pare, kita lang tayo mamaya. Oh, ayun na si Melvin. Nagawa na kaya nito ang assignment niya? Lorna, uy, pakopya naman ang assignment mo. Ano? At hindi mo talaga ginawa ang assignment mo? Eh, may pinunta ng barkada eh. Kaya please, pakopya naman ang assignment mo. Sige na nga. Magmula
dinanakita. Pagkukopyahin kaya ni Lorna ng assignment si Melvin. Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang Luha. Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Maligdan, Robert De Guzman, Yun Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical supervision at musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang aalaala nating di malilimutan kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan maligayang araw nating nagdaan.